So, eto naman nga guys, meron akong maraming patatas. Hindi ko alam kung paano ko i-consume kasi ito meron pa. Ito, meron din. Tapos bumili din ako. Tapos ayun pa. So, parang naisip ko na gawin siyang baked potatoes. So, di ko pa alam kung paano. Basta ito, gagawin ko. Papalatan ko muna siya. Tapos mamaya islice ko siya ng mga cubes. Tapos ilalaga ko siya. So, balat lang muna tayo guys. Ano to pala? Mga bigay lang to ng kabarkada ko dito. Ayan nga yung mushroom nilang bigay. So, ito namang patata. Eh, syempre, bigay lang naman. Ala nga namang tanggihan natin. Diba? So, ayan, gawin natin ang paraan para hindi siya masira. Medyo malambot na kasi ito eh. Yung sa akin, kakabili ko lang eh. Medyo okay pa siya, matigas pa. And then, itong isa, kakabili ko lang din. Akala ko magagawa ko eh. Tapos ito, binigyan pa ako. Kakabigay niya lang ito kasama yung mushroom. Binigyan na naman ako. Ayan. Gawin mo na natin. Ayan na siya, guys. So, i-cut ko na lang siya ng cubes bago natin ilalaga. So, ayan, guys. Nahiwa ko na siya. Lagyan na lang natin siya ng konting salt. Yung tamang lasa niya lang. Tapos, papakuluan natin siya ng 15 minutes. Ayun guys, papakuluan na natin siya ng 15 minutes. So, papakuluin ko na siya. Then, after niyang kumulo, isasala naman natin siya bago hahaluan natin ng iba pang sangkap and then, i-bake natin siya. Ito guys, ilan din to sa ilalagay ko dyan pag biniko na siya. Ito yung bacon na kinat ko lang kasi gigisa ko siya. And then itong cheese na ilalagay ko galing din to sa isang friend ko. Mga generous ang aking friendster. Yan. Thank you sa kanila kasi love na love nila ako. Ayan. Galing yan sa work nila din. Tapos parang pinapamigay. Ganun kasi dito pag may ang work mo halimbawa sa mga food, minsan every Friday binibigyan sila. So, kung madami, ayan, pinapamigay din nila. Tapos, parang yung, kunyari, yung mga lemon din, marami sa mga, ano, sa mga lugar nila. Yung iba nalalaglag lang kasi, eh, kung pwede pa naman, diba? So, ito, yung patatas binigay, yung cheese binigay. So, ako, nag-isip na lang ako kung anong gagawin ko sa kanya para mapakinabangan. So, ayun nga, tawag nito, i-grated ko lang yung cheese. Tapos, mamaya, ipapakita ko sa inyo kung anong gagawin ko. So, ayan. Ayan nga, pinapakuluan ko na yung, ano, yung patatas. So, eto, guys. Ayan. Isasala ko na siya. And then, eto yung aking ibang ilalagay. Ayan guys, nasala ko na siya, and then habang pinapalamig ko siya, magigisa naman ako ng sibuyas. So, ito yung ating sibuyas. Mas maganda yung white, sobrang init dito. Mas maganda sana yung white, pero okay na rin tong ano, okay na rin tong, kasi ito lang available ko. And then, igigisa natin siya kasama yung ating bacon. Ayan, naglagay lang ako ng onting butter. Ayan. Tapos, tutunawin ko lang siya. Then, ilagay ko yung onion. Tapos, yung ating mga, eto, bacon. So, igigisa ko siya dyan. Tapos, pagkagisa ko, ihahalo ko din doon sa ating patatas. And then, bibit tayo ng itlog. Siguro 6 pieces. Guys, bake na natin siya sa 30 minutes in 190 degree. So, wait natin until cooked.
of cooking. Ayan, so ready na siya. So, ayan na po ang ating potato bake with bacon. So, iwan lang natin siya dyan. And then, palamigin natin. Sobrang hot niya. Ito na guys, kain na tayo. Thank you guys. Thanks for watching. God bless everyone. Likes and subscribe po. Ayan na yung dami na namin nakain. Ayan guys. Aking potato cheese pie. Malalaki nga hiwa ko ng potato, pero okay lang naman.